Meron kaming ikpikwento para sa iyo. Ayan na, tingnan natin. Ay, may papikwento. Okay. Ay, okay. Ito yung first time na talagang tumungtong ako sa Showtime stage. Ito yung kapareho. Ayan. Nag-guess na natin dito si AJ Laval. Yes. Oo. Si Terz, mixed PJ before. And si, ano, si Leron Leron. Si, ano, si... Ano yan? Rapper yan, nag-guest na rin natin siya dito before. Si, ano yan? Teka. Si Critico, yes. Critico. Mm-hmm. So, ayan. Sila yung mga nakasama ko sa kapareho. Nakakatuwa yung experience na yan. Masaya pala yan, ano? Diyan yung first time. Hindi ko malilimutan yan kasi yan yung unang beses na tumungtong ako sa Showtime. And nagsunod-sunod na. Ayun. May nagtatanong, nag-date daw ba kayo ni Terz? Ito, nag-date. Oh, after noon, may date na naganap. Mm-hmm. Oo. Ayun. Hi, Terz. Char. Uy, ana, anak mo na yan. Ano? Anak mo na yan. Grabe ka naman! Grabe ka sa akin. Hindi ko kaka 23 ko lang, ha? Kaya talaga yung mga pamangkin mo tumatawag sa'yo. Okay. Ay, sino ito? Sa Sandara Park? Yes, si Sandara Park. Isa yan sa mga naging guest ko nung time na nagpo-programa ako sa MOR. Nakakatuwa kasi yung programa ko, actually parang medyo ganito, nag-guest ako ng mga artists, tsaka mga independent na mga upcoming artists. Ayan, kinakausap ko sila, tinatanong ko sila kung ano yung mga plans nila sa ano, sa industriyang pinasukan nila. And of course, ito si Miss Sandara Park, na first time ko lang din na meet. Nakakatuwa kasi sa programa ko, hindi ko ina-expect na mamimit ko yung mga tao na dati pinapanood ko lang. Tapos, ayun, because of MOR, nabigyan tayo ng chance na, alam mo yon, makilala pa yung mga artists. Ayan. Mm-hmm. Kinanta ba niya yung in or out? Oo, habang pumapasok nga siya eh, parang gumaganon agad siya. Charing. Pero, dahil nga sa MOR, sino pa ba yung nag-guess mo na parang na Na-starstruck ako, ano, kasi first time ko kasi, hindi ko maalala kung first time ko na-interview si, ano, si Sam Milby. Kasi, actually, na-starstruck ako at the same time, kinabahan ako kasi nung time na yun, hindi ko alam, bagong-bago lang talaga ako nung time na yun, guys. Parang first year ko lang sa MOR yun. Tapos, hindi sinabi na may guest pala ako, tas ako lang mag-isa nun. Ako lang mag-isa, wala akong kabanter, wala akong kasama sa show. Kasi every Sunday that time, solo ko yung programa, wala akong partner. So, si Sam Milby yung natatandaan ko na medyo kinabahan talaga ako kasi hindi ako nag-prepare and all. Pero, yun, magiging masaya naman and memorable. Nakakatuwa kasi pagka nakakasama mo yung mga tao na hindi, na napapanood mo lang before, tapos nakakausap mo face-to-face ng ganyan. So, nakaka-starstruck talaga yung feeling. Mm-hmm. Perks ng trabaho nating mga True! Oh my God, yes. Ba ito or kumanta ka sa event? Paano ba to? Ano ba to? Actually, ito, iba-ibang events ito. May MOR Awards, may Love Yourself, yung isa sa mga advokasya na talagang sinusuportahan natin. Shout out to my Love Yourself family. Yung iba dyan, yung sa Showtime, yung iba, isang brand na show sa Mindanao, if I'm not mistaken, yung kasama ko si Miss Sara. Isang brand ng tinapa yan, yes. Ayun, kaya sabi ko I'm so blessed kasi sila yung mga isa sa mga inahangaan kong mga artist sa industriyang ito. And natutuwa ako na dati pinapanood ko lang, parang dati ini-imagine ko lang na ano kayong feeling ng mga makasama mo yung mga batikan, 'di ba? Sa mga show, sa mga proyekto. And ayan, nangyari siya. So I'm really blessed and thankful talaga doon. And nakakatuwa, lalong nakaka-inspire na namomotivate ka na gawin mo pa yung best mo sa pagtupad ng pangarap mo. Ayan. Yeah. Ay, ayan yung sinasabi ko eh. Ito na nga. Yes, family ko yan. Yan yung family ko. Oo, na talagang very, very supportive sa mga gusto ko talagang ano, gawin sa buhay ko. Ayan. Ano ito? Pupunod kapatid? Yung naka-orange? Ano yan? Anak yan ng brother ko. Yung brother ko na katabi ko. Yan yung anak niya yan. Oo. Tapos, ayan, shout out pala, insert dun sa ate ko kasi wala dyan. May ate pa kasi ako. Apat kami magkakapatid. Ayan. Tapos, ayun, actually, last year ko pa talaga plano kumuha ng sariling van. Because,
gusto ko talaga magkaroon ng sariling van. Oo, gusto, wala lang, basta gustong gusto ko, pero yun na nga, sabi ko ngayon, ay, okay, ang gastos pala, charing. Mali, mali ito, mali, sabi mo. Diba? Charing lang. Hindi, actually kasi, meron akong, meron din kasi akong planong gawin sa van. So, kaya talagang sabi ko, ipupush ko talaga na maka-atika ng something like that. And ang sarap sa feeling na yung mga pinagsusumikapan mo, naiipon mo sa trabaho mo, nakikita mo na may napupundar ka kasi mas lalo kang gaganahan magtrabaho na nakikita mo, ay, eto yung ano, galing to sa pinagpaguran ko. So, the next time, mas gagalingan mo pa, mas dodoblin mo pa kasi nakikita mo yung mga bunga ng ginawa mong pagpupursige. So, ayun. Thankful ako talaga. Thankful sa sobra. Thankful. Yeah. Congratulations, syempre, sa mga trabaho kung pumapasok kay Anna Ramsey, no? Oh. Yes, and of course, syempre, sa iyong supporters na rin, no? Yes, syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Ang family ko, ang management ko, V-Factor, and of course, ang A-Squad na talagang walang sawang sumusuporta din, and syempre, ang Showtime family ko, ayan, ah! Thank you so much, Showtime family. As in, sobra. Kasi, alam nyo, yung talagang Showtime, ang daming, because of Showtime din, ang daming opportunities talaga ang nagbukas para sa akin. And parang sabi ko nga, posible pala talaga makamit mo yung mga gusto mong makamit. Just take your time, step by step, and eventually, mapupunta at mararating mo din yan. Again, maraming salamat po sa lahat ng bumabati sa akin. God bless po! Happy birthday! Happy birthday, Anna! Thank you so much! Anna!